Oh, bakit nandito? Siguro na curious ka kung ano meron sa 6 to 9, no? Siguro. Siguro, oo. Dahil nanonood ka, sige, ito na talaga yung totoong topic, no? So, bago muna ako mag-start, gusto kong i-welcome ang mga estudyante sa bagong school year, 2019. Welcome sa inyo, guys. At pagbutihan nyo ang pag-aaral ninyo. So, yun nga, balik tayo sa topic. Kasi, alam nyo, di ba pagka pasukan, ang laging wine-welcome ng mga... Teka, tanggalin ko, ang init talaga. Ayun. Dahil lagi ang wine-welcome ng mga teachers, ng school, ay yung mga freshie o yung mga freshman, bakit hindi naman natin pansinin at i-welcome yung mga 6 to 9 years na sa college, no? So, yun yung topic ko ngayon, actually. Ang topic ko for today is factors kung bakit inabot ng matagal sa pag-aaral. So, yung matagal sa pag-aaral is yung 6 to 9 years na sa college. Kung 5-year degree course yung kinukuha mo, oo, nakakarelate ka dito. Oo, ganun din ako dati. Inabot ka ng 6, iba kasi hanggang 9 years pa. Then kung 4-year course ka, maybe considered na rin yung 5 years ka sa college. So yun ang i-discuss ko ngayon. Ulitin ko ha. Factors kung bakit inabot ng matagal sa pag-aaral. So yun ang topic ko ngayon, no? Oh, huwag na natin patagalin to. Oo, para matapos na agad tayo, no? So... And by the way, sorry at ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng sit vlog kasi sobrang dami ko talagang ginagawa, no? Syempre busy ang teacher natin. Busy si Teacher Robby Knox. So yun. So number one, dahil tamad ka. Oo, tamad ka. Ako, tamad din ako. Yun yung isang reason kung bakit ang tagal mo sa college. By the way, itong didiscuss ko niya yun is just an opinion and research din syempre. At saka pagtatanong ko sa ibang tao kung bakit sila tumagal sa college. At ito ay binigay sa akin ni... Anong pangalan nito? Ni Elaine. Estudyante dito sa pinagtuturuan ko. So siya yung nagbigay sa akin ng topic nito. Thank you Elaine sa pagbigay mo sa akin ng topic. So balik tayo, no? Dahil tamad ka, yun yung number one. Tamad ka. Tinamaan ako dun ah. So yun nga. Ayaw mo kasi mag-aral, di ba? Siyempre, dahil ayaw mo mag-aral, alam mo yun? Teka lang. Dahil ayaw mo mag-aral, anong nangyayari? Eh, di tamad ka. hindi. Dahil ayaw mo mag-aral, siyempre, anong nangyayari? Dahil tamad ka mag-aral, siyempre, ang mangyayari dito, yung subject mo, ay anong mangyayari? Ano, paulit-ulit ako, anong mangyayari? Dahil tamad ka, siyempre, wala kang pupuntahan talaga, no? Ganun lang kasimple yun. Dahil tamad ka, hindi ka uusad. Ganun yun. Ganun kasimple lang yun, no? Yun. So, for number two, bagsak. So, bagsak, di ba? So, dahil tamad ka, syempre, ang kaakibat nito o ang kapartner niya ay, o ang magiging result nito ay, babagsak ka, di ba? So, syempre, pag marami kang bagsak sa college, may iiban ka. Kasi may mga prerequisite na sinusunod yan, di ba? Ang bawa, algebra 1, bagsak ka ng algebra 1, or math 1, hindi ka makakapag-math 2. Kasi nga, tamad ka, hindi ka nag-aaral, kaya babagsak ka dahil hindi ka dahil hindi ka nakapag-review or hindi ka nag-aaral dahil tamad ka, ang magiging resulta nito ay bagsak, paulit-ulit ako, bagsak, babagsak ka, kaya ka hindi makakagraduate on time, kaya ka inabot ng 6 to 9 years sa college, kuya, ganun yun. For number 3, pera. So, malaking factor talaga ang pera sa pag-aaral, no? Kasi hindi naman natin pwedeng, di ba, magsabihin na, hindi, kaya natin mag-aral, kahit wala tayong pera. Hindi rin eh, di ba? So, opinion ka lang to ha. Kasi di ba, pag estudyante ka, pag college ka, maraming projects na kailangan ng pera. May thesis pa nga, di ba? Kailangan ng pa-hardbound. May mga perang involved talaga dito, no? Di ba? Sa pag-aaral. Siyempre, kasi ang pag-aaral ay investment. That's why, kailangan mo din mag-invest bukod sa utak, kailangan mo din talaga mag-invest nito. Kailangan talaga nito, no? So, tanggapin man natin at sa hindi, oo, na kailangan talaga natin ng pera. Yun yung pinakamasaklap sa pag-aaral, no? Kailangan talaga may pera ka. Yun. Kaya kasi, tumatagal dito mga estudyanteng walang, alam nyo na, walang pang-enroll. Yung iba kasi sa kanila, underload.
Oo, hanga ko dun sa mga estudyanteng ganun. Yung mga working student sila. Para lang masustentuhan yung kanilang pag-aaral. Maraming college na ganun, no? Actually, sa pinagtuturuan ko, may mga kilala ko na college na nagtatrabaho sila or nagsisideline para masustentuhan nila yung kanilang pag-aaral. Which is napakagandang, ano naman, napakagandang, tawag ito, napakagandang, basta yun, napakagandang idea, no, no? Na kung wala kang pang sustento sa pag-aaral, gumawa ka ng paraan kasi gusto mo makatapos. That's why may mga student na nagtatrabaho at the same time nag-aaral. So isang factor din yun kung bakit tumatagal ang estudyante sa pag-aaral. Dahil nga, nag-under unit sila para mapagsabay nila yung pag-aaral at pag-work. At syempre, ang goal nila is makatapos. That's why, wala silang pakialam na eh kung how many years nila matatapos tong college. Basta matapos nila to at umabot sila sa finish line, yun ang pinakamahalaga dun sa mga batang ito, no? For number 4. Medyo lumiwanag kasi may... Kasi ano, medyo madilim na eh kasi 5 o'clock na. 5 o'clock na at uwian na din ako. Medyo madilim na. That's why in-open ko tong ilaw na to. Para medyo maliwanag, alam mo na, medyo mukha akong fresh kahit hindi na, no? Kahit stress na tayo. So yun, anyway, number 4 is... aksidente or na-aksidente. Aksidente, sige yun. Ano ba itong mga aksidenteng to? Iba-iba kasi yung aksidente, no? May literal na na-aksidente. Kunwari, varsity ka ng school, napilayan ka. So, pag yung pilay mo talagang malala, syempre, hindi ka makakalakad. Therefore, kailangan mo muna tumigil sa pag-aaral. So, syempre, another year na naman na may extend ka. And the other one na-aksidente daw, ito hindi naman to dapat pagkatuwaan, no? Yung nabuntis. Or pagtawanan, or ikahiya. Yung nabuntis na babae, syempre, babae lang naman na nabubuntis, diba? So yun, yung pag nabuntis ka, syempre, mas pipiliin mo na lang na magstay muna sa bahay para sa kapakanan ng iyong baby, diba? So pag lumaki na yung anak mo, siguro mga 1 to 2 years old na yung anak mo, I think pwede ka na ulit bumalik sa pag-aaral. Or kung may mag-aalaga naman sa baby mo, why not na after mong manganak, after mong gumaling, at maghilin sugat mo sa panganganak, pwede ka na ulit bumalik sa school. Pero syempre, lagi nating iisipin, pag bumalik tayo ng school at may naiwan tayong semester, may mga may mga prerequisite sa subject na naiwan mo last semester na hindi mo makukuha the following semester. That's why may iwan ka talaga sa college at aabutin ka ng 6 to 9 years sa college pa. So yun. So for number 5. Actually, ito na yung huli, no? For number 5 is palipat-lipat ka ng course. Yun. Dati, ang course mo, kunwari, ikaw ay engineering. So, dahil engineering ka, nahihirapan ka, lumipat ka ng computer science. Nahihirapan ka ulit sa programming. Lumipat ka ng HRM. Nahihirapan ka sa, alam mo yun, sa pagluluto. Hindi ka marunong magsaulo ng mga kuno-nong language. Alam ko, may inaral na ganun yung HRM eh. So, dahil palipat-lipat ka ng kurso, aba, wala ka nang natapos, kuya, ate. Kamusta naman yun, no? So, lumipat ka ng... vocational course o yung 2-year course, hindi ka pa rin natapos. Eh, natauhan ka dahil sa, let's say, 6 semester kang palipat-lipat ng course. 6 semesters kang palipat-lipat ng course. Kung semestral yung school mo, so 3 years ka halos palipat-lipat ng kurso. So, syempre, hindi ka matatapos dahil wala kang nauumpisahan eh. So, na-realize mo after, sa ika-7 term mo or ika-7 semester mo, na parang, teka lang, parang gusto ko nang mag-aral na matino ah. Bakit kaya ako ganito? Napaisip ka. So, ba't di ko kayang itry na mag-fine arts? Yun, magaling ka pala mag-drawing. Doon mo lang na-realize na magaling ka pala sa arts. That's why, or mag-drawing. Tama ba? Ang fine arts ba is good in drawing? So, that's why, na-late ka sa pag-aaral kasi 6 years, paano ba? After 7 terms, doon mo lang na-realize na good ka pala sa drawing, no? Magaling ka pala sa pag-drawing. Kaya ka inabot ng matagal sa college. Kasi late bloomer ka na o late mo lang na-realize kung ano ba talaga ang hilig mo. So yun yun. Kasi nga, palipat-lipat ka ng kurso. May ganun talagang tao eh. Late na nilang na-realize na hindi pala ako para dito. Hindi naman yun masama. May ganun talaga, no? So yun. So, para sa realization, lagi tayo may ganun sa huli, di ba? Pansin nyo, sa vlog ko, lagi ako may realization sa... Siyempre, kailangan, mayroon ko talaga realization. Kasi itong mga question, itong mga factors na ito, itong 5 factors na nakuha ko, kinuha ko lang to or pinagsama-sama ko lang yung mga ideas ng mga kakilala ko. Siyempre, yung mga taong tinanong ko na naka-experience ito. Ako mismo, na-experience ko rin kasi ito.
At saka dun sa mga sa internet, syempre naghanap din ako ng mga factors kung bakit alam mo yun, tumatagal yung isang tao sa college. So ito yung realization ko dito, no. Wala naman kasi minsan hindi may mga bagay tayong hindi inaasahan. So ito na nga yun, no. Syempre hindi natin inaasahan na magtagal tayo sa college. Hindi talaga. Walang may gusto noon, 'di ba? Tama? Walang may gusto noon. O sumagot ka, wala. Walang may gusto noon. Alam ko, hindi mo yung gusto. So yun, minsan talaga may mga bagay nga na hindi natin inaasahan na mangyayari along sa ating journey. Hindi pwedeng kontrolin ito dahil si nasa taas lang nakakaalam kung ano ba talaga ang future mo. So yun, para sa akin ha, wala namang masama sa pag-aaral ng matagal. Oo, wala talaga. As long as itong ginagawa mo ay nakikita mo na magkakaroon ka ng future dito. So yun. Hindi kasi natin pwedeng kontrolin ang nangyayari sa paligid natin. 'Di ba? Pero tayo yung mag-a-adjust dito. At saka isa pang bagay para tawag dito, para ganahan ka, para doon sa mga 6 to 9 years na nag-aaral sa college. Sabi nga nila, may kanya-kanyang time tayo. May kanya-kanya tayong time para mag-shine or maging successful in our own way. Aww. Ikaw mo matagal ka sa college, hindi mo na malalasap yung sarap. Parang gano'n, no? Hindi. Hindi mo na matatikman yung pagiging successful dahil matagal ka sa college, dahil marami kang bagsak, dahil tamad ka dati. Hindi mo pwedeng sabihin na hanggang dun ka na lang. Talagang may time ang bawat isa sa atin. It so happen na meron lang talaga tayong mga kaklase na mapalad. Sila yung naunang gumaraduate dahil may pera sila, dahil hindi sila na-aksidente, dahil hindi sila tamad, at maaga nilang na-realize kung ano ba talagang gusto nila. May mga estudyante talagang ganun, na saktong 4 years, 5 years sa college. Congrats sa kanila, di ba? Huwag ka maging bitter. Kasi yun yung kanilang destiny. So yun yung binigay sa kanila. Yun yung destination na binigay sa kanila ni Lord, na ganun talaga yung mangyayari sa kanila. Na 4 years na sila in 5 years. So huwag tayo maging bitter sa ganun, kasi nga may kanya-kanya tayong time para maging successful at makita natin kung ano ba talaga yung purpose natin dito sa mundo. Yun naman actually yung pinakamahalaga. After kasi ng graduation mo ng college, hindi actually mahirap. Kasi after mo mag-aral, kasi di ba kung first year ka, alam mo na next year, second year ka. Kung matino ka ha, ganun na mangyayari. Third year, fourth year, or fifth year. Pero after graduation, alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo? Alam mo. Alam mo na mag-a-apply ka sa trabaho kasi nga, graduate ka na. Pero hindi yun eh. Ang mahirap dito is, ano ang mangyayari sa akin after college? So yun yung iiwan ko sa inyo para dun sa mga 6 to 9 years na sa college, yun ang iiwan ko sa inyo challenge. Dahil kayo inabot na matagal sa pag-aaral, hindi ko naman kayo masisisi na ganyan yung mga factors na tinamaan kayo, hindi ko kayo masisisi kung ba't kayo inabot ng matagal sa pag-aaral. Pero yung pagiging successful, nasa kamay na ninyo yun kung paano nyo yung gagawa ng paraan. Hindi ko sinasabi na successful ako kasi hindi pa naman. Although nag-struggle pa naman ako or nag-strive pa ako harder para mapunta dun sa taas. Oo, lahat tayo pupunta dun sa taas. Wag lang muna nyo yun, no? Huwag muna, Lord, please. Hindi. Lahat tayo nagtatry ng best natin para ma-reach natin yung ating goal or yung ating dream. So yun ang iiwan ko sa inyo sa mga 6 to 9 years sa college. Huwag kayong panghinaan ng loob, ha? At yun lang, no? So, that's it for today and I need to go home kasi anong oras na, no? So, good luck sa atin sa mga sa opening ng school year na to and mag-aral na mabuti, ha, mga bata, at bigyan natin ng halaga ang bawat oras at ang bawat lesson na tinuturo ni teacher. So, yun lang. Thank you and goodbye.